Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas, at nandito naman tayo sa George Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hindi itinuloy ni Bunggo na sa kanyang pagkakandidato bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Senator Christopher Lawrence Bunggo ay nababaltaan natin kahapon na siya ay mag-withdraw na ayon kay Gobernador Mamba ng Cagayan. Pero ayon dito sa balita ngayong hapon dito sa Manila Times, Senator Bunggo is not backing out from the presidential race at tuloy na tuloy ayon kay Matibag sa Manila Times by phone on Thursday. Sigo ay membro ng PDP Laban. Sinabi sa mga reporters noong 24 ng Nobyembre that he is waiting for a sign from God whether to pursue his candidacy after seeing he still cannot believe that he is running for the presidency. So, kung hindi niya itutuloy, siguro may sinabi sa kanya ng Panginoon na ituloy niya. Para sa ganun ay siya ang maging presidente ng Pilipinas. So, yun. President Rodrigo Duterte, who is gunning for a Senate seat in next election after his terms ends, push go to run for president. Sabi niya, nabigla ako, hindi ko pa pumapasok sa isipan ko kung bakit ako nandito as a candidate po na pagiging presidente. Yun ang sabi ni Bunggo. So, ibig sabihin, nabigla lang siya sa pagdidesisyon niya na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. So, sabi niya, iniisip ko pa ng mabuti. Pinag-isipan daw niya mabuti. Tapos sabi niya, nabigla siya. Paano ba yun? Iniisip niya mabuti, pero sabi niya, nabigla siya. So, paano kaya yun? Isipin natin yung maigi. Pinag-isipan niya maigi, pero sabi niya, nabigla niya. Nag-aantay po ako, sabi niya, ng sign sa Panginoon. So, ibig sabihin, dahil hindi siya aatras sa pagkapangulo, ibig sabihin, may sign na ibinigay ng Panginoon para ipagpatuloy niya ang pagkakandidato niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Kung sa tingin niya, dito ka lang Bunggo, susundin ko po. Ibig sabihin, nasabi niya sa bigkas niya yun, sasabi niya yun, nakausap niya ang Pinoon. Diba? Sabi niya, ulitin ko, kung sa tingin niya, dito ka lang Bunggo, susundin ko po. At siyempre yung Pilipino, magulo. Magulo itong sinabi ni Bunggo. In English, yan, English natin para mas maganda. May Tagalog at sa English pa talaga. I am still thinking about it. Yun ang sinabi niya. I am waiting for a sign from God. If He thinks it's for me, I will obey Him. And of course, I will also be our countrymen. So, napakaliwanag. Dahil sabi niya na hindi siya mag-back out, napakaliwanag na binulungan siguro ng Panginoon na huwag siyang aatras at ipagpatuloy niya yung naumpisaan niya at kandidato pa rin siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Sabi naman ito ni Matibag, yung I think speaker ni kung ito, ni Go. Matibag said, who filed his candidacy under the political party Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan or PDDS, yung acronym ng partido ni Bunggo, was just being honest when he made those statements. Ay, so, alam nyo, sabi ni Matibag, si Bunggo is very honest, pero hindi mag-withdraw. Yan na yon. And as a matter of fact, sabi ni Matibag, nag-meeting nga sila sa Malacanang noong November 24 at naroon ang mga governors. So, nandun yung mga governors daw. More than 50 of them. Almost.
or more than mahigit 50 yung mga governors nandun. And they are all supporting Bongo. At hindi lang mga local officials or government, sabi ni Matibag. Ang PDDS has welcomed Ghost candidacy including Duterte's Senate bid. So, ibig sabihin, yung balita kahapon dyan sa Pilipinas na hindi siya mag-withdraw, mali. Itutuloy niya pala yung pagkakandidato niya bilang presidente ng Pilipinas. The party and the PDP Laban are fully behind the respective bids of Go and the president. Ang presidente pala yan sa PDDS is si Grico Bilica, the former chairman of the PACC or Presidential Anti-Corruption Commission, who now is now running also for senator, called on Duterte supporters and followers to unite and continue the president's program. So baka ang binabalak nila ito, hakahaka ko lang ha, baka ang binabalak nila magkakaroon doon silang ng alliance ng mga opposition at saka administration. Siyempre, nagkaroon ng alliance yung dalawa, di ba? Si BBM at saka si Sara. Anong pangalan ng alliance nila? Uniteam. Ang maganda sa Uniteam kasi binakapan ng mga malaking politiko ng Pilipinas. Nandyan yung mga tatlong ex-presidents. Alam naman natin na ang lakas si MD, ang founder dyan ay si ex-president Ramos or former president Ramos, si kamag-anak ko, pero hindi ko kamag-anak, si sino pa, si Irap, yun presidente ng partido ng masang Pilipino, PMP, yun anak niya, si Jinggoy ang representative niya. At saka si Lakas, si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Yun ang mga malaking political group sa Pilipinas na nagbaback up para kay BBM Sara candidacy. So, sa palagay nyo ba mga kapatid, kahit na mag-join, mag-alliance, mag-alyansa yung administration ni PRRD at saka opposition ni Lenny Robredo, si Isko, si Manny Pacquiao at saka si siguro si Ping Lacson, medyo ayaw makisali niyan kasi ibang klase yan. Let's say mag-alyansa yung apat, administration, si Bongo, opposition, si Isko, si Lenny, si Pacquiao. Kung sa palagay nyo ba at mag-alyansa yan, may pag-asa ba silang manalo? I doubt it. So, basta maganda, bantayan natin. Kung ano man ang gagawin nilang alyansa, kahit na magsama-sama lahat ng opposition sa administration, sa palagay ko, wala silang kalaban-laban sa unitandem ni Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Ngayon pa lang, yung mga surveys nila, di ba? Nakikita naman natin na napakataas, halos hindi na maabot. Ang sumisigunda lang is I think si Lenny at saka si anong pangalan to, partner ni katandem ni Lenny, si Sana All, anong pangalan ni Sana All, asawa ni Sharon Punita, pangilinan. Alam nyo, hindi ko kasi kinakabisado yun, hindi ko kasi minimorize yung mga pangalan ng mga ibang kandidato, basta importante sa akin yung mga kandidatong may karanasan, kandidatong may kwalifikasyon at saka may magandang record sa pag-govern. Yun ang mga tinatandaan ko. Pero yung mga hindi masyado, mga natutulog ng Senado, sa Senado, hindi ko yung kinakabisado. Yung mga may karanasan talaga at saka may pagmamalasakit sa bayan. Kasi maganda ang plano nila
sila Bongbong Marcos at saka si ano si Sara Duterte. They are the unifying team. Ibig sabihin, gusto nilang pagkaisain ang lahat ng Pilipino once na sila ay nanungkulan bilang pangulo at pangalawang pangulo sa Pilipinas. Hanggang dito lang muna tayo, mga kapatid, mga kapuso, kaibigan, kabarkada, at saka ka-George Vlogs. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment. Kahit anong comment ang nilagay nyo dyan, kahit i-bash nyo ako, okay lang. George Vlogs. George Vlogs. Salamat po ng marami.